Good day, Kawander. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Like, comment, and share. Thank you! Welcome, Kawander. Ngayon po ay August 27, 2021, araw po ng Biyernes. Ngayon po ay meron ng jeep yung tower crane dito. Kapon po, wala pa po. Ayan po yung BSL, no? Ayan po yung gumagawa ng mga box girder. So, sila po yung nag-hugulpa na box girder. At iniipon po nila yan dyan. Ayan po yung jeep, no? Na part ng tower crane. Ayan po. Kapon po, wala pa yan. Pero ngayon, nandyan na po, meron na po, nakakabit na po siya. At meron na rin pong concrete, no? Konkreto na nakalagay doon sa concrete box to balance the load. Ayan, so ito po yung cabin for the operator. So, ayan po, may mga gumagawa pa rin dyan. Pero nakakatawa lang po yung mga nangyayari, no, mga kawander, kasi kahapon lang wala pa yung jeep niya. Ito po, yan, kulay-puti na yan na may tao. So, kahapon po wala pa yan. Pero ngayon po ay nakakabit na siya. So, ibig sabihin, talagang maganda po yung nangyayaring progress po dito. Natutuwa lang po talaga, nakakatuwa lang po talaga isipin. Ayan, ito po isang klase ng crane. Pero hindi po siya tower crane. Ayan, yan po yung BSL, no? Sila po yung responsible sa paggawa ng box girder at sa pag-install na rin po ng NSCR. Ayan po yung mga columns, no, ng station, ng Mikawayan Station. Kaya po pala meron ng crane kasi na may mga columns na po yung station dyan na gagawin. Nakatuwa lang po talaga. So ito naman po isang klase ng crane na ginagamit ng NSCR. Ngayon malapit tayo sa SM, Marilao. Ayan po, ito pong pier na to. Yan po yung kahuli-huli ang pier na mula doon sa Mikawayan hanggang dito sa papuntang SM. Ito po yung last na. Pagdating po doon, wala na po sa tapat ng SM. Ayan, so natanggal na po nila yung precast concrete mold, no, dyan sa pier na yan. So yung pier cap na lang po ang kailangan nilang sementuhin. Ayan po, yan po yung precast concrete mold. Yan po yung mold eh, no, para magkaroon po ng shape yung yung mga piers po. Gawa din pala sa makapal na bakal yung precast concrete mold. Ayan, meron po dito dalawang klase ng crane, dalawang crane. Pero ibang uri po ng crane to, hindi po to yung tower type. Ayan, meron po silang inaangat. Yung isa po, ang inaangat niya, kung hindi ako nagkakamali, yung ano, ilaw na parang maliit siya na may gulong na pwedeng i-transfer, no. Ayan po. So ilaw siya para pag gabi, no, may ilaw pa rin sila. Pero ayan, yung isang uri ng ilaw yan na may gulong. Ayan, parang generator na rin po siya. Nalagyan ng gasolina para makapag-produce ng ilaw, malakas na ilaw. Yan, kailangan po yung paggabi, no? Construction. Yan po inaangat ng isang crane. At yung isa po, ang inaangat niya, yung precast concrete mold naman, na nandun po sa pinakataas na bahagi ng pier nilagay. So, sa ibang mga LRT, meron tinatawag na pier cap. Ayan, so yun po yung concrete mold, precast concrete mold para sa pier cap. Ito po kasing ano na to, NSCR na to, iba siya eh. Wala siyang obvious na pier cap kasi mapapansin mo parang diretso lang siya, no? Wala siyang hindi siya pala letter T. Ang compare natin sa mga LRT, tignan niyo po yung LRT line 1. Para pati yung ano niya, letter T yung kanyang piers or poste. Iba po kasi ang ano nun eh. Kumbaga, yun po yung mga lumang engineering construction. Yun po yung pier cap, no? Pier cap mold. So,
So, yun, nakaready na po yung pickup mode sa baba at iaangat na lang po ng crane yun. Ayan, tingnan pa natin dito. Lakad po tayo. Pasensya na po, medyo maalog po yung camera. Lalo na po pag naglalakad, mga ka-wonder. Okay, dito po, lalabas po tayo. Ayan, so yan po yung foundation. Reinforcement bar. Ayan, napaka, pag binuhusan po yan, malaking, ano yan, parang kudrado po na, ano yan, foundation. Tsaka meron siyang pampatibay dun sa ilalim, apat. And then meron siya parang sahig. No, yun yung doon, yun yung sasalo ng bigat, no, ng structure. Ayan, try po natin lumabas dito para makita nyo po yung yan, dito po wala pa talaga siyang mga hukay. Kahit po yung file sheet, no, wala pa rin po. Pero naglagay na po sila dito ng mark, ng tanda, eh, ng tawag doon, yung markings, no, para alam na kung saan sila maghuhukay. So yun po yung last na pier. Yan po, yun po yung pinakahuling pier, no, yung may hukay na. So mula doon po hanggang dito, yan, dyan sa may Lias Road na yan, tatlo pa yung ilalagay na pier dyan. Tatlong poste pa. Kaya naglagay na po sila ng marking, tatlong marking pa. Mali, ano pa pa, bukod pa po yung may hukay na doon. So yung pinakadulo po doon na may hukay, pang-apat po yun. So yan po, yan po yung pang-apat, yung pinakadulo po doon na may hukay. Ay, ito po yung may marking, no? Ito po yung nilagay nila. Nagtusok po sila ng bakal. Yan. So, nagtusok rin po sila doon. Isa doon. And then, isa dito. Ayan po, yung minarkahan nila. And then, meron pa po isa doon. Bali, tatlong poste po yung kailangan nilang hukayin bago po yung kalsada. So yun po. Yan. So yun po yung gagawin pa nila dito, no. And then sa SM po, sa tapat ng SM, may mga hukay na po doon. May mga sheet file na rin doon at na hukay na rin po nila. Ayan, marami po mga bus dito, eh, na dumadating. Yan, bus po na pagmamay-ari ng contractor na DMCI, yan po. Ayan, lalabas po tayo, no, sa ano. Pero, ayan na po yung Lias, eh, kasada ng Lias. So, hanggang dito na lang po, mga ka-wonder. Maraming maraming salamat po sa pagtapos. At, God bless po. Please watch my next update po. Thank you so much.